Como ya dijo, isama po natin lahat ng mga pagkatao, thanksgiving offered by the Anglican family at para po at pagkakaluluwa ng mga mga. Maraming salamat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, pagbangan natin ang mga taong matuwi, pagkatkat lang sila sa ating mga balak, ipinapukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabi tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamalali nila nakikilala nila ang Diyos at sinasabi sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nagbibigay sila sa ating gawain. Sinasabi nila, kaligayahan ang wakas na matuwid
at ipinagmamagali na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakaintoon, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak na ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ligtas sa mga kaaway. Subukin natin silang gustain at mahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang magandang asal at kung hanggang kailan sila nakapagkalay. Subukin natin ibinit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali pagkat inubulan sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang bihin na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa kanipala ng kapangalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Noong panginibot ni Jesus ang Galilea, iluwas niya ang Judea. Sa paraliin siyang pamilya ng mga Hudyoon, isang nalagin na ang isa ng mga korda, isang isa ng mga Hudyo. Pagkaamis ng kanyang makabalik, si Jesus may pumunta rin sa pista. Ngunit hindi na lang. Sinabi na nilang Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Ayan. Rang-rang parang siya na nagsasalita. Ngunit wala siya na sinasabi laban sa kanya. Baka lang makakilala na mga pinuno na siya na Mesiyas. Mga pinuno. Wala. Baka pala kung saan nagmula ang Mesiyas sa pagpanito niya. Ngunit talaga naman namin kung saan nagmula ang tao ako. Pero nasa Pedro si Jesus ay nagtuturo, malakas niya sinabi. Ako ba'y kinilang niyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako napalito sila ng aking lamang. Ang tunuro ay siyang nagsubo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sa pagkatangin mula sa kanya. At siya ang nagsubo sa akin. Kinangkang nilang takpin siya ko ni walang lahas sa pamamagitan niya oras. Ang kauling balita ng Panginoon. Tumulong ka namin ng Panginoon. Ako ba'y tulala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Ito yung tanong ni Jesus sa mga Hudyo. Nakikilala ba natin sa Jesus? Kahit po ay maliwanag na ipinamagin sa atin na ating karunong ito ng ibangayon natin kahapon na sinabi ni Jesus natin, tulala mo kayo. Kayo'y walang pagbibig sa Diyos. Siguro ba ang pagbibig sabihin na pinalabago ni Jesus? Pero mayroon sabihin na pinalabago sa Jesus. Sa baka mayroon hindi mahulugan na hindi natin siya pwede pangkala. Sabi nga po ay siya yung mukha ng Ama. At siya yung wali sa pagiging ito upang ipakilala ang mukha ng aming Amang nasa lahat. Nalang siyang ipakilala ang mukha ni Yahweh ay siya lahat. Kapagal sa Jesus, ang mukha ni Yahweh sa bayan. Kasi siya ay nagkataon ng tao para nangis natin makilala si Yahweh sa bayan. Namin na siya ay ang Diyos na puro Espiritu. Kung mahirap makilala si Yahweh sa Diyos, puro Espiritu. Pero nais niya makilala ng tao sa pamamagitan ni Jesus. Kaya hindi pwedeng makilala natin si Yahweh sa Diyos
ng hindi ng kilala si Jesus. Pero nang palagi maging bahagi nyo ng ibang-ibang natin, kilala sa lahat ni Jesus. Kung mo lang hindi ko kanali, alam mo ba kung makasama ka ng mula? So, sabi na ng mga mga tulad natin ang sasya ng mula. Sinanak ng kapitero, hindi mo nang pagkala ng mga mula. Pero ito ang mga talaga ay yun ng bang sa Jesus. Ang sinasabi ng Jesus sa lupa, sa yung tulad na kilala, kailangan mo ay sarang. Sabagat, ang ginagawa niya ay ang pinagagawa ni Yahweh El Shaddai. Kaya kung bahagi mo niyo ng ating pagdinigan ngayon kapalakunan ng Kwaresma, bilang paghahanda natin sa muling pagpapatuloy ng ating Panginoon sa Kristo, magulat ito ang mas malalim na pagkilala. Lalo, lumalim din ang ating pagkilala kay Jesus. Hinakilang lumalim din ang ating pagkilala kay Jesus. Siguro sa tingin na pinakilala ko na si Jesus. Pero dapat, lalim lumalim ang ating pagkilala kay Jesus. Hindi ko pwede mo sabihin na kilala ko na si Jesus katulad ng pagkakilala ko noong nakaraang taon. Hindi ko inyong papagpalag na pinahayag sa amin ang buong nagapap. Kasi yung pangalan na ni Jesus na rin, yung pangalan kapintay namin, hindi namin sa lulus na pangkilala. Pinakalabi namin siya kapagandang nililangin. Sa pagkayon siya nangis na ikaliwati para sa akin. Yun ay yung hamon na lalo natin makilala sa Jesus. Nang sa ganon, ay makatulong sa ating pagkilos sa darating na ito. At tawag ko ay makatulong sa atin kung paano-paano makipag-ungalan sa bawat isa. Kaya yung amon ay pinakamalim ng puno kapalimalim ha? Yung patuloy natin pag-inilaw. Yung patuloy natin paglago. Kaya kami ng pamapansin sa buha, ako'y nasutuwa sa banang niyayo, sir, kasi once a week, mayroon kayong preaching, may nangangaral sa inyo, mayroong nagpapalalo ng inyong pagkakilala kay Jesus. Isang pamamaraan ito. Pero yung isang pamamaraan na rin, sabi na namin yung patuloy na paalaya sa yung tatlong hanggili ng kapanahonan ng Kwaresma. Ano ito? Padalangin. Palagi namin kausapin sa Jesus. Kasi kung gusto natin makilala ng isang tao, kakausapin namin siya. Kakausapin natin siya. Alam niyo kung minsan, tayo mga Pilipino, gusto natin makilala ng isang tao, pero alam niyo, nagpapahalang tayo. Tinatanong pa natin, yung tao, kalapit ng tao nito. Hindi. Numeroso tayo kay Jesus. Kinakailang kausapin natin si Jesus. Kaya sa mga isang mga kausap si Jesus,
sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin. Pero yung patuloy kong pag-alok tuwing araw ng Miyerkules na maghihilay tayo sa banal na sakramento sa angka para magbigay tayo ng panahon ng pagkatalog sa banal na sakramento sa angka, kausapin natin si Jesus. Yung pangalan ko, yung pangalan mo, abstinensya, ay buwetos na naman. Buwetos na naman. Kanina ko kasi, namigalim sa phone, kasi nangis na ayusin pagdalan ng speaker, yung ating simbahan, so kami ng kalpas, ay napadaan kami sa kainan. E parang hindi tayo nagpagawa. Halos lahat ay kumakain ng bago ng maapoy at ng malok. Wala naman nakaalala na ngayon i-aral ng abstinensya. So isa pa rin ito ng patuloy na maninaw sa akin. Patuloy na sa kapiso. Kung talagang nilalaman natin sa Jesus, kaya makulong tayo pag sa kapiso. At isa lang nilalaman ito pag naanyuno ang abstinensya. Ngayon sa araw na ito ay abstinensya. Sinusap ko yung papad at nilalaman sa kapiso. Iba po yung busang sakripisyo. Yung tayo mismo ang hindi dalawa. Hindi ko, ba't ka na sa sakripisyo? Hindi ko na ang pato. Sabi na natin ay nagkakaroon lang kaya ako yung naghirap. Wala yung intention. Wala yung busa. Ay, bahagi ko. Siguro sa tuloy ko, bata ko, ako naman lang sa sakripisyo, pero ikaw sa sakripisyo, ako na rin talagang ko. Pero sa nga, ang mga abstinensya, sabi ko nga ay, hindi ba ito, siyang lang, siyang naaraw lang, sa ngayon ng isang taon. Kailan ko, yung, siya mata, o sampu, ha? Pero kaya yung kaya sa akin isang lang. So, by tradition, yung Holy Wednesday, yung Miyerkules na ako, yung Miyerkules na natapos ng Miyerkules na ako, ito, yung Jueves Santo, walo, Miyerkules Santo, walo, Viernes Santo, siya. Biyernes Santo. Sampu. Sampu lang. Sa loob na rin ang isang taon na hindi tayo kakain ng karne. Pero yung dapat pusa, inusa natin. Inusa natin na hindi tayo kakain ng karne. Kung sa kanila ang sumang sakripisyo ng iba pang sakripisyo, magpapagdag ka. So, ano yan? Pakitisa natin sa sakripisyo ni Jesus. Ano yung pangatlo? Kawang-gawa. Ang tumulong sa kapwa. Kasi, walang pwede yung sakripisyo na hindi magtatapos sa pagtulong sa kapwa. May elemento ng pagbabago. May elemento ng pagluluktas. Kaya huwag natin nakalimutan.
may elemento ng pagliligtas. Para kami, bahagi ng muli ng pag-uwal ni Jesucristo. Nang sa pamamitan ng ating pagtulong, sila ay kahit na parang matulungan sa kanilang kalagayuan. Maaaring sa pamamitan ng pera, pwede yung sa pamamitan ng ating servisyo, o sa pamamitan ng ating panahon. Kasi ang panahon ay ating maraming parahin ng ating mga tinutulungan na nag-aaral sila sa ginagawa nilang kabilatan sa kanilang buhay. Kasi yun yung makita ko namin, yung pagpapasa ng Diyos na Jesus na magdulog ng kaligtasan sa sangkatauhan. Now, exemplify and transform sa awan sa pagtulong ng tao nito ng tulungan natin. So, that will be nito. Pero yun. At hindi mo matatapos ito. Hindi matatapos ito. The more na pinag-upamahan mo ng tatlong ito, panalangin, pag-aayuno, o sakripisyo, at silensya, ibig sabihin, talagang masabi na kamukha na ito na Jesus. Talagang namin nilalang ang tao nito sa Jesus. At ito'y tumalaw na ito. Kasi kung hindi namin mula gagawa ay sa lupa, hindi namin makikilala. Hindi namin makikilala sa Jesus. At tayo ay mukha, tayo rin ay ginawag ng mga mukha na Jesus sa lipunang ginagalawa natin. Tayo rin ginagalawag na Jesus na maging mukha na sa lipunang ginagalawa natin. Yun yung maliwanag ni Bigoy sa atin tungkol sa dokumento ng simba noong dokumento ni Duwente noong yun kung tausan sa pagbuliwag natin ng great glory ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo na doon natin makikita natin ang tinanong ng Jesus. At tayo natin buka niya ang isip sa lipunang ginagalawan natin.
Manalangin kayo mga kapatid ng pangabagahan ng pinagalitan ng Diyos sa mga makapangyong. Kalagulawan ng Panginoon, itong pagkahalin sa iyong mga kapatid, sa kapatid ng karakalan, sa ating kapakipapangyong, at sa pumusok sa iyong nangyong. Ama namin ang pamita, may pagkalawang daging marapal para sa paglingkod sa iyong kambangan na aming maganap upang sa pagdaon namin daging ito, kami maligtas sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At sa Diyos ang inyong puso at diwa. Sinasalamin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya sa labang. Ang aming makapag-inuloy ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Espiritu na aming Panginoon sa aming pusang paglilinis ng hila, tinutulungan mo namin ay tumpak ang inamias ng pagsalunan. Sa panagulang may inyapas, sa aming pagtulad sa anak ng mahal, na nagpakasakit para sa nang ang pagkakasipan namin yung pinagulutan, at ang pagkakabuli namin yung pinagalaman. Kaya kami sa mga anghel, na nagsisayo ng pagbuli sa iyo ng walang mangyari sa kalangitan, kami nagtuloy sa iyong kalangitan. Hindi ka matapos sa kapunod na wakil ng kalis at hindi kayang pinasalamatan. Inewin ang kalis sa kanyang mga lalat ay sinabi, ang gabi ng lahat ito at inunin ang kalis ng aking dugo ng bago at hirap ng tipan. Ang aking dugo ay umuhot sa pagkakas sa inyo at para sa lahat sa kapag-apatawa ng mga kasama. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Nang pagpapagligtas namin si Jesu Kristo.
ang pagkakasal ng kumbalawag, kasama ng Espiritu Santo, magkasama ng mga kanyang. Ang kapalapaan ng Panginoon ng Espiritu. Magbigay ang iyo ng kapalapaan. Panginoon, hindi ako pagkakataon.